Ngayon po, susubukan na po natin. Yan, fire test po tayo. Ito po yung used oil. Engine used oil. Yan. Isindi po tayo. Ito po yung tissue. Yan. Lulublub lang po natin. At sindihan. Ito na po yung threaded natin. Ano po? So, susubukan natin kung ano yung outcome niya. Subukan po natin mag-supply ng hangin, konti lang. Konti lang. Hindi na po natin naipakita kung ano yung galaw ng oil. Pagkatapos na lang po nito, i-update ko rin po kayo kung paano yung ikot ng oil sa loob. Ano po? Dahil ito na po yung twisted natin na used oils. Oil destructor. Ano po? So, mag-preheat pa po tayo. Konting hangin lang po, konting hangin. Ayan, kung nakikita ninyo sa loob niya, ayan. Ayan, hindi po pansin. Mamaya na po. So, hindi po tayo magka-cut. Continuous po itong pa natin. Sana hindi po tayo abutan ng ano to, pagkaubos ng memory card nito. Yeah, medyo pinalakasan na po natin yung hangin. Ayan, gumagalaw po yung oil. Kitang-kita po dito. Wala sila, ipapakita ko lang yan mamaya. Hindi niya pa po kaya, na ba? So, patuloy lang po na tayo na mag-preheat. Ayan. Kunting hangin lang po yung nilagay natin. So, antayin na lang po natin na i-init siya. Dagdag tayo ng hangin. Ayan. Konting lakasan.
Ayan po, kung napapansin niyo sa loob, umiikot po. May konting pag-iikot, ayan o. So, ayusin lang po natin yung ano to. Hindi pa po kasi siya uminit. Pero yung oil, talagang gumagalaw po siya. Ayan, umiikot po sa loob. So, hintayin lang po natin na iinit. Ganun lang po talaga, kailangan po natin maghintay. Parang makapanata. Di ata napasikipan ito. Masyado pong mataas yung panya. Di pa pala napasikipan. Ayan, mainit na kasi eh. Kaya, taka ako bakit ano to. Masyadong labas yung... Masyado pong labas ito. Kulang pala ng panya, baba niya. Ayan, okay na. So ayan po, sa loob niya, kung napapansin ninyo, umiikot po dahil po sa twisted na po yung oil extractor natin. Ayan. So hindi pa po lumalabas yung ano to, apoy. Kasi nga hindi pa masyadong ano to, mainit. Pero okay na. Palabas na po yung apoy niya. Ayan. Being 7 minutes. So ipo-post muna po natin. Hintayin po natin lalala. Sige, hintayin na lang po natin. Huwag na na, hindi na. No cut na po tayo. Hanggat na kaya ng ating pan. Cellphone, ano pa? Kunti lang po yung nilagay natin na oil kanina. Pansin nyo naman. At napansin ninyo, mula nung nagsindi tayo, hindi po natin ginalaw yung sa loob. Hindi po tayo gumalaw ng ano, kahit na hindi po tayo gumamit. Ano po? Mula nung nagsindi na tayo. So, kusa na pong nag-twist sa loob. Ayan, lumalabas na po. Nag-activate na yung butas nyo sa top. Ayan, unti-unti na pong nag-activate sa kanya. So, yan po yung effect ng kanya ngayon, oil destructor natin. Ano po? So, ang gagawin natin dito, hintayin natin kung ano talaga yung outcome niya na hindi tayo uukay ng uukay. Ano to? Yung gamit po natin na oil ay yung used oil engine ng motor. O, hindi po masyadong kanyan, malapot. Wala po tayong, hindi po tayong nag-mix nyan. Ayan po, palabas na po yung apoy niya. Ayan, na-activate na po yung ano to. Activate na po yung sa top. Ayan. Ang butas po natin sa oil extractor ay 2 mm.
At saka 2mm din po yung second layer, at saka yung third layer is 2mm pa rin. Kaya hindi po kayo magtataka kung bakit medyo may red siyang mix. Sinadya ko po na ganito talaga yung ating concept na nga po natin. Ano po? Ayan, activated na po. Activated na po yan siya. Kung magdadagdag tayo ng oil niyan, mas lalo pa pong lalakas yan. Pansin nyo naman yung nilagay lang natin kanina, konti lang. So wala po tayo, hindi po tayong gumalaw. Wala po tayong anong ginalaw dyan. So ganyan na po yung outcome niya. Ano po? Ayan po. Ngayon kung papansinin ninyo yan, kung halimbawa maglalagay at magsasalang tayo, wala po kayong makikitang red flame. Nawawala po yan. Pang household lang po, okay po ito. Ayan po, tingnan ninyo. Nawawala po yung red flame na yan. Ayan o. Ayan o, lumalampas na rin po sa puwitan niya. Ayan kung nakikita nyo. Ngayon kung magdadagdag tayo ng oil, ilalakas po yan pag nagsusupply na tayo. So yung twisted natin na oil destructor, kapag titignan nyo sa top, wala po kayong makikita na umiikot. Ayan. Kasi hindi na po nag-apo yan. Ayan o. So hindi na po nag-twist. Pero kanina nung nagsisimula pa lang tayo, nag-twist po siya. Dahil nga nasa second layer lang yung apoy niya. Ayan. Tinutulungan niya lang na ma-activate po yung oil natin. So ayan po. Napakaganda na po yan na apoy. Ayan o. Talagang, kung pansin ninyo, talagang napakalakas na po yan. Hindi pa po tayo nag-supply. Wala po tayong supply. Wala pa pong supply ito ng oil. Ay, ng, oo. Kasi, kinitisfire po na natin. At saka, pansin ninyo, yung mga butas natin sa top, activated po yan lahat. Ayan. Pansin ninyo, pag maglalagay tayo ng oil, magdadagdag po tayo. At saka yung chamber natin, ha, napapansin niyo, hindi po yan nagbabaga. Kaya normal na po yung apoy na yan. Kaya at iinit yan. Siyempre, bababa pa yan kasi malamig pa yung oil na nilagay natin. Ano pa? Ayan. Nung naglagay tayo, nagtutwist na naman siya. Nagtutwist na naman yung, kaya lang mayroon pa yung residual natin ng ano to, yung tissue. Yun po yung nagsasagabal. Kaya nga, pwede natin ipagilid yan. Pero ipinapakita ko sa inyo na pwede natin kahit hindi nagalawin. Ayan. At umiinit naman po. Buwabalik na naman po yung dating apoy niya. So, ang view po ng ating camera ay nasa top. Kaya hindi natin nakita masyado yung taas niya. Ng apoy, ano po? Pero, pag inilalagay na natin ito, lumalampas po rin sa puwitan yan. Ayan po. Lumalampas po yan. Kaya lang, maliwanag tayo ngayon, ano pa? Ayan o. Ito, napakainip po. Pansinin nyo yung sa top niya. Ayun, medyo tumutwist siya. Pero hindi as in, malakas masyado yung twist niya. Ano pa? Effect po yan ng twisted oil destructor natin. Ano pa? Ayan, nagre-red flame siya. Pero pag nilalagyan nyo yan ng ano to, blue flame po yan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. So natural lang po yan. Yan ang effect nyan.
Pero napakalakas po niyan. Mas mainit po kasi yung may kunting mix ng red, kunti, orange. Tapos pag ginalalagay natin, nagiging blue flame. Kaya huwag po kayong magtaka kung bakit ganyan yan. Tingnan nyo, nabu-blue flame po yan. At hindi po nagkakauling itong kunka natin, ha. Ayan, o. Hindi po nagkaka-ano to. Ayan, o. Papansinin nyo. Ayan, activated na po, ha. Malakas po yan. Kaya natin pahinaan. Yan, mahina na po yan. Mas maihina pa yan. Pero pag nilalagay natin yan, ayan o, buwabalik po yun sa pagka red flame. Ano to, blue flame, ano po. Yan, red flame lang yan sa kasi nagmimix sa itaas eh. Yan ha. Pero pag bumaba na yung hangin, katagalan bumababa ba yan at medyo hindi na masyadong mag-init. Ayan o, pansinin nyo, nagiging blue flame po yan. Ayan. Oh. So, yan po yung effect niya. Yan, pahinaan pa natin. Ayan. Okay, tingnan ninyo sa top. Ang red flame, sa taas lang po yan. Ngayon, kapag nilalagyan po natin ng ganito, nawawala po yung pagka-red flame niyan. Okay, titignan natin. Ikuha natin sa baba itong camera. Tatanggalin ko muna dito sa tip niya. Ha? Okay, tignan niyo. Pansinin ninyo. Ayan ha, red flame. Medyo mainit po pa natin ha. Ayan ha. So, ano po is, ayan ha. Okay. Ayan o, blue flame po yan. Ayan, sa baba o. Ayan. Mahina na po yan. Okay, hindi po tayo gumalaw sa, ano to, sa loob. Subukan po na natin na palakasan. Palakasan. Lucano gaming cut. Ayan o. Pag pinapalakasan natin, umiikot po kasi sa loob. Umiikot po yung natin, oil extractor natin eh. Kaya pansinin ninyo, todo, lumalakas po talaga, lumalabas po yung apoy. Kahit hindi po tayo gumagalaw. So, kailangan pa ba natin ng ano to? Ng pang-ukay-ukay? Di na po. Dahil sa oil, twisted oil destructor natin. So, sa atin lang po yan. Yung twisted oil destructor. Ano pa? Siyempre, pinag-aaralan po natin kung ano yung maganda, ano po. Ito, hindi na po tayo okay niyan. Hindi na po. Enough na po yan. Babalik sa dati. Ayan na. Pag namumula-mula na po sa loob, sa gitna, ibig sabihin po niyan, medyo paubos na yung oil natin. Ayan po yan. Malakas na po yan. Hindi pa po tayo nag-supply ng oil. Ayan. Paglagay na tayo kanina. Ayan o. Papansinin ninyo yung apoy niya. Kapag nakita. O, napakainit na po. Ayan. Activated po lahat. Ng, lalo na pag nailagay ninyo itong ito. Pag nagsalang kayo, na-activate po yung sa gitna. At kung pansinin ninyo, hindi na po tayo naglagay ng laser flame. Kasi kung maglalagay tayo niyan, mas mapahirapan po tayo sa ano to, pagtitimpla ng apoy. Yun po ang problema. Kaya minabuti ko po na hindi na po naglagay ng laser flame. Kasi ang sa atin, kahit medium po, kayang-kaya na nito. Ayan po. Ito po yung kagandahan nito. Ayun po natin ni schedule 40 lang itong chamber natin.
Ayan, mainit na po yung cellphone natin, mga kaibigan. Schedule 40 lang, pero hindi siya nagbabaga. Ayan. So kung pansin din ninyo yung mga islanting natin ano po, na butas, hindi po siya pumupunta dito sa cup. Hindi po tumatama sa cup. Bubuksan natin. Ayan. Hindi ay itong mga islanting dito, hindi po tumatama dito. Wala pong tumatama sa cup. Dito lang po siya sa wall na to. Ayan. So pag i-close natin yan, bumabalik po yung pagka-blue flame niya. Ayan. Kita niyo po. Ayan o. Kita niyo doon, tumatama po dito. Okay. Maabot na po tayo ng 21 minutes. Ano po? So gagawin po natin 25 minutes. No cutting. At na nakikita niyo yung performance ng ating use oil stove. Ayan. Papahinaan natin. Tulad ng sinabi ko sa inyo, sa baba po, hindi po nanggagaling sa baba yung ating red flame. Ano po? Sa taas po yan. At saka hihintayin lang po natin na hihina yan. Pero pag pinapatungan natin yan, ayan po ang epekto niyan. Nagiging blue pa rin siya. Ayan o. Wala po kayong makikitang red flame. Pag ganyan, yun nagmimix na yan. So, ano po? Napapahinaan po natin. Ano po? Okay, papaikuti na natin yung oil destructor niya. Yung twisted oil destructor natin. Lalakas na naman po yan. So, ayan po ano. Sa 22 minutes, hindi po tayo gumamit ng ganito. Pangukay-ukay natin. Ayan, gumagalaw po yan sa loob. Oil destructor natin doon. Gata, ipapakita ko sa inyo pag yung wala ng ano to, ipapakita ko sa inyo yung hindi siya nakasindi na may oil siya din, papaandarin natin yung fan para makikita nyo kung paano siya mag-ikot, kung paano gumagalaw yung oil. Kasi dati parang natutusok lang yung oil, pero ngayon hindi na po, gumagalaw na po talaga yung oil na yan. Ayan, babalik na naman siya sa dati niyang apoy. Ayan, bumabalik na po. At buhay na naman po yung ating yung butas sa top. Ayan po na. So, simula pa lang, kung malinis lang yung oil at hindi na tayo pag tinatanggal natin yung tissue, pinapasunog na natin yun, sigurado, kasi yun pa yung nagbablock sa pa natin eh, yung residual na yun. Pero pag pinapagilid natin, kaya lang ipinapakita ko nga sa inyo na kahit na hindi na natin galawin, kahit hindi na natin ipapagilid, yan po yung normal na apoy niya. At kung nagsusupply naman tayo at nalalampasan na yung residual na yon ng oil at nilampasan na yon, ay talagang gagalaw po yung oil natin. Kulalakas po talaga yan. Kaya po hindi na ako nagdadagdag. Testing lang naman eh. Kita nyo naman nung nagdagdag tayo. Ayan, pahina na po yan. Pababa na po yung apoy natin, ayun po natin. Ayan o, paubos na po yung oil niya sa loob. Kikita nyo, kapag nagtutwist na yung nasa baba, so ibig sabihin yan, ay yung apoy niya, so pababa na yung apoy niya. Saka yung oil natin, wala na o, wala na gumagalaw doon sa loob niya. Ano pong gumagalaw sa loob? Paubos na po yung oil niyan. Pag continuous lang yung oil, sigurado yan. Iikot-ikot yan.
Okay, 25 minutes. Si dagdagan pa natin. Okay. Ang gagawin natin, dagdag tayo ng oil. Ano po? Pero tingnan nyo, normal na apoy na yan, ha? Pahinaan muna natin bago tapos maglalagay tayo ng oil. Hindi na atabot yung ko natin, ano? Kasunod na lang po. Another na lang po kasi parang mag-give up na itong pan po. Memory. Ayan. Ayan po yung apoy niya. Gusto po yung oil niya. Kailangan na po niya ng supply ng oil. Ayan o. Kung napapansin niyo sa loob, hindi po kita kasi sa camera eh. Ayong residual o, ayan o. Nag-ano to. Nagbabaga-baga na yung residual sa loob. Pag nagbabaga-baga na yung residual sa loob, paubos na po yan.